Alright, so meron tayong pasyente rito mga kaibigan, Epson L360. Nabiblink siya, so ibig sabihin kailangan natin itong i-reset. Ayan. Medyo matagal-tagal rin daw itong unit na ito mga kaibigan, as per our client. So, ito. Make sure na meron din kayong Epson resetter. You may download it on our description sa baba mga kaibigan. Yung Epson resetter for Epson L360 or L3 series mga kaibigan. So, punta tayo sa computer. Okay, so narito yung ating Epson resetter. Right click natin tong adjustment program. And then, i-run natin to as administrator mga kaibigan. Yes! Then make sure na naka-plug na, naka-connect na sa ating computer, yung ating printer. Okay. And then, punta tayo dito sa may select. Make sure na i-select muna natin, Epson L360 yung sa akin. And click natin ang OK. And then, punta tayo dito sa may particular adjustment mode. And then, punta tayo dito sa may waste ink pad counter, mga kaibigan. Waste ink pad counter, click natin. Then, click natin ang OK. Ayan. Then, click natin dito, main pad counter, mga kaibigan. Okay. And then, click natin tong check. Okay, na-check na yan. Reselect natin ulit to. Click naman natin ngayon ang initialize. When the button is clicked, counter will be initialized. Okay? Please turn off the printer daw mga kaibigan. Turn off natin yung printer. Okay? Naka-turn off na siya. Please reboot the printer. Ibig sabihin, i-turn on natin yung printer natin. Okay. Yan. Naka-turn on na siya. Tignan natin kung ano ngayon ang magiging status niya mga kaibigan. Get status? Okay. Pagkatapos na mga kaibigan, okay na yung printer ninyo. Ano? Ganun lang po kadali mga kaibigan at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe mga kaibigan. Thank you. Mawawala naman na yung red blink dyan later on. Thank you and see you next time po.